Mic test 1, 2, 3. Radyo Philippines, fully digitalized, numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo. This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Marso 13, taong 2024. Sa ating mga headlines, bahagi ng Philippine General Hospital nasunog kaninang hapon. Si Department of Finance Secretary Recto nakalusot agad sa kanyang interim appointment. Tinitiyak na walang isusulong na bagong buwis ang Department of Finance. Mga mas mataas na produksyon ng bigas, target yan ng Department of Agriculture sa pagkatapos ng Marcos Administration. Mga ahensya naman ng gobyerno doon sa Bohol at local government, pinagpapaliwanag ngayon ni Senator Binay dahil yan sa pagkapatay ng resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ang Philippine National Police nakapagtala muli ng pagbaba ng index crime mula buwan ng Enero hanggang buwan ng Marso ng kasalukuyang taon. Sa ating international news abangan, dahil ang United States of America President si Joe Biden at si dating President Donald Trump maghaharap muli sa election rematch. Ito naman sa ating balitang pampalakasan, Pinoy Jiu-Jitsu fighter na si Carlo Yanni Cruz abay nag-uwi ng mga medalya sa dalawang international competition sa kanyang o na kanyang nilawakan sa bansang Japan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at Gastar Nation, sumiklab nga kaninang hapon ang sunog sa isang bahagi ng Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila. Dahil dito, pinalabas muna ng pamunuan nga ng ospital itong mga pasyente sa cancer ward nito habang inaapula ang naturang sunog kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 3 ng hapon ngayong araw at umabot nga ito sa ikatlong alarma. Idiniklarang fire under control naman ito pasado alas 3.32 ng hapon habang patuloy pa rin na inaalam nga ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng nangyaring sunog. Sa ngayon mga kabombo at Kasar Nation ay wala pa rin datos kung may mga nasaktan sa naturang insidente. Pansamantala na rin isinara ng, para sa mga motorista itong kahabaan ng Padre Faura Street sa United Nation Avenue sa Maynila dahil yan sa sunog sa naturang ospital. Samantala, ginit naman ni Senate Public Order and Dangerous Drugs Chairman Ronald Bato de la Rosa na dapat ay aksyonan muna ng China ang libo-libong diplomatic protest ng Pilipinas bago nila obligahin ang ating bansa na tanggapin ang kanilang mga proposal na may kinalaman sa West Philippine Sea. Binigyang din ni Senator de la Rosa na hindi dapat one-way ang relasyon kung gusto nilang aksyonan ang naturang issue at dapat na umaksyon din ang
Manila sila sa gusto ng Pilipinas. Una nang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nakatanggap sila ng ilang maritime-related proposals mula sa China noong nakaraang taon. At subalit nga karamihan ay taliwas naman sa national interest ng ating bansa. Samantala, hindi naman nagulat pa ang senador sa impormasyon na mayroong 50 China vessels na namataan sa West Philippine Sea sa pagkasasabing palagi namang andyan ang mga barko ng China at nauubusan na tayo ng opsyon sa pagharap dito. Gayunpaman, magandang development aniya sa mga international attention na ang sitwasyon sa West Philippine Sea at madali nang mabunyag ang mga harassment ng China. Oras 3 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga balita sa oras na ito, mga kabombo at kasernisyon, abay nakalusot agad sa pagsalang sa kanyang ad interim appointment si Department of Finance Secretary Ralph Recto. Sa plenaryo, pinuri ni Senador Ramon Bongrivilla Jr., Chairman ng Finance Committee ng Makapangyarihang Komisyon o Commission on Appointment o Appointment ang kakayahan ni Secretary Recto. Nagpahayag naman ng suporta si Senador Jinggoy Estrada at tiwala ito sa kakayahan ng naturang kalihim at wala ito nakikitang dahilan upang hindi nga aprubahan itong ad interim appointment ng Finance Secretary. Samantala, tanging si Senadora Risa Honteveros lamang ang nagtanong kay Secretary Recto. Kinestyon ni Senador Honteveros ang pagkakaiba ng kanyang advokasya kumpara naman sa advokasya ng nakaraang administrasyon ng Finance Department. Wala namang nagtanong mula sa House Contingent kung saan tiwala sila sa kakayahan ng kalihim na maayos nga itong mga problema na kinakaharap ng ekonomiya ng ating bansa. Gayunpaman, isa sa mga tiniyak nga ni Secretary Recto na walang isusulong na bagong buwis ang Department of Finance. Nilino naman ang Department of Agriculture na hindi ang 100% na rice sufficient o rice self-sufficient ang target na nang makamit ngayong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, 95% hanggang 97% lamang na rice self-sufficiency ang tinatarget ngayon ng kanilang kagawaran mula sa kasalukuyang 86% hanggang 88% na rice sufficiency level ng bansa. Ito ay bahagi ng layunin ng kagawaran na mapataas pa ang area devoted ng productivity ng palay sa Pilipinas, gayon din ang maisaayos ang logistics nito. Sa ngayon kasi anya ay mas nagasentro nga sa efficiency at productivity ng palay at bigas ang Department of Agriculture upang masiguro naman na nasa maayos ang lahat. Kung maaalala nitong buwan ng Enero lamang na taong kasalukuyan ay lumagda naman ang Pilipinas at Vietnam ng Memorandum of Understanding ng Rice Trade Cooperation para yan sa napagkasunduan ng dalawang bansa na 5-year trade commitment para magbigay ng supply ng puting bigas sa mga pribadong sektor ng Pilipinas na mayroong 1.5 million to 2 million metric tons kada taon ng mayroong katumbas na abot kayang halaga. Sa iba pang mga balita, pinagpapaliwanag ngayon ni Senadora Nancy Binay itong mga kinuukulang ahensya ng gobyerno at maging ang lokal na pamahalaan ng Bohol kung bakit napahintulutan itong pagtatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills dyan sa Bohol. Ayon nais ni Binay na magpaliwanag ang Department of Environment and Natural Resources, Protected Area Management Board, Bohol Environment Management Office, maging ang Provincial Environment and Natural Resources Office. Aniya, nakakagalit at nakadudurog ng puso na makitang nakapagpatayo ng resort sa paanan mismo ng kilalang Chocolate Hills. Gate pa ng Senadora, unang tingin pa lamang ay alam nang may pagpapahintulot na magkaroon nga ng naturang resort at mayroon pang cottages at swimming pools sa isang classified natural monument sa ilalim ng National Integrated Protected Area System. Binigyan din ng Senadora na isang protected UNESCO geopark ang naturang Chocolate Hills. Bagaman nauunawaan niya ang kahalagahan ng development, pero dapat ay magkaroon pa rin daw ito ng mga boundaries.
hindi dapat anya idahilan ang tourism development sa basta na lang pagbibigay ng environmental compliance certificate, lalo na kung masisira ito sa isang natural monument ng ating bansa. Sa kaugnay namang balita, pinaimbestigahan na ngayon ng Department of Environment and Natural Resources ang viral na resort na tinayo nga sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Kasunod nga ito ng kumalat na video ng naturang lugar na tila nangihikayat pa sa mga turista na dayuhin ng nasabing tourist spot na isa sa mga tinaguri ang napabilang sa 8 Wonders of the World. Bagay na umanya naman ang negatibong reaksyon mula sa publiko at maging sa ilang senador. Sa inilabas na official statement ng naturang kagawaran, ibinunyag nito na dati nang nag-issue ang ahensya ng temporary restraining order sa naturang resort na tinatawag na Captain's Peak Resort noong Setyembre 6 nang nakalipas sa taong 2023. Bukod dito ay naglabas din ng notice of violation ng ahensya laban sa naturang project proponent noong Enero 22 ng taong kasalukuyan ang dahil naman yan sa pag-ooperate ng walang environmental compliance certificate. Dahil dito ay inatasan ngayon ni Regional Executive Director Paquito Melcor si Provincial Environment and Natural Resources Officer Ariel Rica na bumuo naman ang isang team para magsagawa ng investigasyon sa Captain's Peak upang alamin ang compliance ito sa temporary closure order na ipinataw ng kagawaran. Ang Chocolate Hills sa Bohol ay dineklarang protected area noong July 1, 1997 sa ilalim niya ng Proclamation No. 1037 ay nilabas naman ni dating Pangulong Fidel Ramos. Ito ay naglalagay sa Chocolate Hills bilang isang National Geological Monument at isang protected landscape na nilalayong maipreserve ang iconic landscape nito kasabay ng pag-promote ng sustainable tourism habang pinoprotektahan ng biodiversity at environmental integrity ng naturang lugar. Dagdagan pa natin ang mga balitang yan na target naman ng Philippine Coast Guard na makamit nga itong zero maritime casualty sa kasagsagan ng pagunita ng Semana Santa ngayong kasalukuyang taon, ngayong 2024. Dahil dito, ay patuloy naman itong kanilang mga ginagawang aktibong paghahanda ng mga operating units ng Philippine Coast Guard. Inaasahang itataas sa heightened alert status mula Marso 23 hanggang Abril 3 ng taong ito para yan sa off-plan biyaheng ayos Semana Santa 2024 ng Department of Transportation. Kaugday nito ay inatasan rin ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang lahat ng district stations at substation ng Philippine Coast Guard na mas paigtingin pa itong seaborne patrols at safety measures sa lahat ng mga pantalan at waterways sa buong bansa. Dito ay nag-deploy din ang Philippine Coast Guard ng medical officers at maging ng mga medical teams na in case of emergency habang pinagkilos na rin ang Philippine Coast Guard Auxiliary Volunteers para bumuo ng Deployable Response Group para umalalay naman sa darating na Holy Week operations. Magsasagawa rin ng mabusising post-terminal at vessel inspection ang Philippine Coast Guard K-9 units at maging ang security teams bilang bahagi yan ng target ng ahensya na makamit itong zero maritime casualty ngayong pag-obserba nga sa Semana Santa. Bukod dito, ay aalalay rin ang Philippine Coast Guard sa Armed Forces of the Philippines at maging sa Philippine National Police sa pagbabantay sa mga critical checkpoints para matiyak itong seguridad at kaligtasan ng publiko, lalo na sa mga tourist spot na inaasahang dadagsain ng maraming tao. Ayon pa kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, na layunin ito na tiyakin na magiging maayos itong operasyon ng mga sea transport facilities, convenient sea travel, gayon din ang kaligtasan ng mga local at foreign tourists sa major beach at private resort sa bansa. Sa gitna yan ay inaasahang pagtas ng bilang ng maritime traffic.
Sa dagdag pa mga pagbabalita, patuloy naman na nakakapagtala ang Philippine National Police ng pagbabasa sa bilang ng mga krimen dito sa ating bansa. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, buwaba sa 21.68% ang index crime sa bansa mula noong Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan. Batay sa pinakuling datos na inilabas ng kapulisan, aabot sa 5,939 na mga insidente ang naitala ngayong taon na mas mababa naman kumpara sa 7,583 na mga insidente na naitala sa kaparehong panahon noong taong 2023. Pinagamataan sa mga naitala ay ang mga krimen na may kaugnay sa rape at carnapping. Kung maalala ang index crime ay kinibibilangan naman ng mabibigat na krimen tulad na lamang ng murder, homicide, physical injury, robbery, rape, theft at magiging carnapping. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, naniniwala si Speaker Martin Romualdez na ang paninindigan ng Germany na suportahan ng Pilipinas sa pagprotekta sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea sa ilalim yan ng international na batas. Gayun din ang bilyong-bilyong dolyar na halaga ng investment deal ay nagpapatunay sa kahalagahan ng mga diplomatikong inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan din ni German Chancellor Olaf Scholz ang kahalagahan na mapanatili nga ang international laws, partikular na ang freedom of navigation gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Binigyan din ng Pangulong Marcos na ang Pilipinas ay nanatiling committed sa pagtugon sa issue sa pamamagitan niya ng iba't ibang dialogo at konsultasyon at depensahan itong soberanya ng Pilipinas. Inihayag pa ni House Speaker Romualdez na malaking bagay para sa Pilipinas ang nakukuhang suporta sa mga kaalyadong bansa, lalo na at mas lalong nagiging agresibo nga itong China dyan sa may pinag-aagawang karagatan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Sinabi pa ng naturang House Leader, hindi lamang ang Germany ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas hinggil sa kinakaharap nitong issue sa West Philippine Sea. Muling pinagtibay din ng Germany ang kanilang suporta sa pagbibigay naman ng mga kasanayan sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at ang patuloy na suporta na sa capacity building ng Philippine Coast Guard. Lumagda din ng Pilipinas at Germany ng Joint Declaration of Intent para palakasin naman itong cooperation sa maritime sector sa pagitan ng Pilipinas at mga transport agencies. Pinuri rin ni Romualdez si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkuha ng investment deals na nagkakahalaga naman ng $4 billion sa pagbisita nito sa Germany. Ang investment deals ani ay kabilang ang tatlong letters of intent mula sa iba't ibang German companies, dalawang memoranda of agreement at tatlong memorandum of understanding. Ang manakukuhang investment deals ng presidente ay patunay sa dedikasyon ng presidente na palaguin pa ang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ng House Speaker na lalo na ngayon na nagiging interconnected na ang pandaigdigang ekonomiya, ang pag-akit naman ng mga dayuhang paumuhunan ay pinakamahalaga sa pagmamaneho ng napapanatiling pag-unlad ng kaunlaran ng Pilipinas. Ang matagumpay na negosasyon ni Pangulong Marcos sa Germany ay hudyat ng pagtitiwala ng international na komunidad sa potensyal at katatagan ng ekonomiya ng ating bansa. Samantala, kumuupal tayo ng dagdag pang mga pag-uwi mula sa ating mga kasamahan dahil show cause order ng Senado para kay Pastor Apollo Quiboloy na tanggap na ng kanyang abogado. Habang isisilbi rin ang show cause order sa bahay ng pastor doon sa Davao City. May mga detalye dyan si Bombo J. Sigalves. Natanggap na ng abogado ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy ngayong araw ang inihaing show cause order ng Senado laban sa kanya. Isisilbi rin na matauhan ng Senate Sergeant at Arms ang show cause order sa bahay ni Quiboloy sa Davao City. Base sa show cause order kay Quiboloy, pinagpapaliwanag ang religious leader sa patuloy nitong pagtanggi na umarap sa investigasyon ng Senado sa kabilayan ng pagpapasabpina sa kanya at kung bakit hindi siya dapat mapasite in contempt at arestuhin. Ayon kay Ontiveros, mayroong 48 hours si Quiboloy para magbigay ng paliwanag sa kahit anong forma ng komunikasyon. Ngunit ang oras ay non-extendable o hindi na maaari pang palawigin. Nasa loob nun, upon receipt, no?
sa loob ng 48 hours na iyon, kailangan mag-show cause, magbigay ng katanggap-tanggap na dahilan si Apollo Quiboloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin at sa wakas paapirin na dito sa komite, sa Senado. Pag hindi pa rin siya nagbigay ng maayos na dahilan, di paarestuhin na nga na siya ng Senado para mag-appear dito sa akin. Show cause order ay through any form of communication, kahit written. So, kung katanggap-tanggap by some miracle, then tatanggapin ng Senado. Pero kung hindi katanggap-tanggap, and all indications so far would show there's no acceptable reason na hindi siya paapirin dito, then isasagawa na yung pag-aresto sa kanya. Samantala, iginit ni Ontiveros na marami ng mataas na opisyal ang humarap sa Senado. Hindi anya magiging tanggap-tanggap para kay Ontiveros ang magiging dahilan ni Quiboloy kung ilalagay nitong rason ay ang kanyang seguridad. Kung security reasons anya, ay present ang Philippine National Police at Office of the Sergeant at Arms ng Senado para siya ay alagaan. Hindi anya na iba si Quiboloy sa ibang resource person kung kaya't wala itong dahilan para matakot. Not at all. Jurisprudence is firmly on our side. The Senate rules are firmly on our side. At mismong, speaking of jurisprudence, ang Korte Suprema ay nagsalita na rin tungkol dyan. At higit sa lahat, yung mandato ng Senado na mag-simpleng pa-appear sa mamamayan. Sino pa man siya, at napakarami ng matataas na opisyal ng church at state ay humarap na sa komite. Kaya bakit nag-i-insist si Quiboloy na wala siyang obligasyong humarap? Sino ba siya para sabihin iyon? At kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya maaresto. He's actually dug his own grave, sabi ko nga. Kung sana nagpakita na siya sa unang mga imitasyon pa lamang namin, hindi na kailangang umabot sa ganito. Honestly, I cannot think of an acceptable reason na hindi siya maarestohin. Gasgas na rin daw kung idadailan ni Quiboloy ay medical condition. Medical condition po ay unfortunately isa sa pinakagasgas na ginagamit na dahilan to the detriment ng ating mga kababayan. May totoong mga medical condition. Ginagamit ng mga tao ayaw humarap ng maayos. Well, hindi ko mapipigilan kung gusto niyang gamitin yung dahilan iyon. Pero again, I don't think it would be an acceptable cause para hindi i-honor at magpakita ng respeto sa Senado. Ngayong cited and contempt na rin ng Kamara si Quiboloy dahil naman sa hindi pagsipot sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, inihayag ni Ontiveros, hindi unahan kung sino nga aresto sa religious leader. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. Oras 21 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, maagang pinaghahandaan ng Philippine National Police ang kanilang magiging deployment para yan sa nalalapit na summer vacation. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, kasalukuyan ang pinaplansya ng pabansang pulisya ang kanilang mga plano para yan sa Oplan Summer Vacation 2024. Dito ay tinatarget ng Philippine National Police na magpakalat ng mga abot sa 34,000 na kapulisan sa iba't ibang bahagi ng bansa para tiyakin ang seguridad ng mga bakasyonista at maging ang mga turista.
Aniya kabilang sa mga magiging sentro at tutukan ng Philippine National Police ay ang mga pangunahing transportation terminals sa ating bansa, maging ang mga lugar na tinukoy bilang areas of convergence at gayon din ang mga simbahan na inaasahang dadagsain ng mga tao sa pagpasok naman ng Holy Week. Bukod dito ay plano rin ng pambansang pulisya na magpakalat ng 7,000 trained tourist police sa mga popular tourist destinations, gayon din ang pagtatatag ng mga police assistance desk sa mga matataong lugar. Samantala, sa kabilang banda naman, ay ipinaubaya na ng liderato ng Philippine National Police sa mga regional directors. Ito namang paglalatag ng mga security development o deployment, pagtatakda ng mga alert status sa kani-kanilang mga nasakupan, depende pa rin yan sa lagay o sa sitwasyon. Inaprubahan na ng Department of Justice ang pag-apalaya sa 77 persons deprived of liberty na umabot na ng 4 dekada sa kulungan, ayon yan sa Bureau of Corrections. Ang mga naturang bilanggo ay ginawaran ng Good Conduct Time Allowance na inaprubahan naman ng Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, batay na rin sa naging rekomendasyon ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. 47 sa mga ito ay nagmula sa New Bilibid Prison doon sa bahagi ng Muntinlupa City. Nagmula naman sa Iwahig Prison and Penal Farm ang 23 dito at 12 naman ang nanggaling pa sa Sablayan Prison and Penal Farm. Mayroon ding nagmula sa Davao Prison, San Ramon Prison and Penal Farm at Correctional Institution for Women sa bahagi naman ng Mandaluyong City. Ang iba sa kanila ay nasistensyahan ng isang count ng reclusion perpetua o life imprisonment at ang iba naman ay tumagal na sa kalungan nang hindi bababa sa kanilang minimum na sentence. Samantala, nanindiga ng Philippine Army na hindi nito kukonsintihin ang masasamang gawain ng kanilang mga tauhan bilang ama at asawa sa kanilang mga pamilya. Sa isang mensaheng ipinadala ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis Di Maala na sa Bombo Radio Philippines ay sinabi niya, sa ilalim ng paumuno ni Philippine Army Commander Lieutenant General Roy Galido ay kinukundina at hindi kinukonsinte ng hukbong katihan ang ganitong uri ng maling gawain sa kanilang hanay. Sa naturang mensahe ay binigyan din ng opisyal na palagi ang ipinatutupad sa kanilang hukbo ang gender-based violence referral system na sumisimbolo sa commitment naman ng Philippine Army pagdating sa usapin ng gender equality at well-being ng kanilang sundalo at ng mga dependents nito. Kaugnay nito ay tiniyak naman ng opisyal na patuloy na ipatutupad ng naturang hukbo ang gender policies and laws para itaguyod ang access ng kababaihan sa kaligtasan at hustisya. Kasabay nito ay binigyan din naman ni Lieutenant General Galido ang pagpapahalaga sa kabanalan ng isang pamilya dahil malaki ang epekto nito sa profesional na pag-unlad at personal na pananaw ng isang sundalo sa buhay, lalo na sa kanyang sinumpaang tungkulin na maglingkod sa bayan, sa bansa at taong bayan. Ang pahayag nito ng Philippine Army kasunod yan ng issue na dala ng pagkakaantalangan ng promotion ng isang Army official na si Ranulfo Sevilla matapos na maghain ng apila ang kanyang asawa at ang anak nito sa Commission on Appointments para tutulan ang kanyang promosyon ng dahil sa umunoy pang-aabuso at hindi pagbibigay ng nararapat na sustento para sa kanyang pamilya. Samantala, tiniyak naman ang pamunuan ng Manila International Airport Authority na magiging pest-free na ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kung maalala, nag-trending muli ang naturang paliparan matapos na mamataan ang tatlong daga na pagala-gala dito. Ayon kay Manila International Airport Authority spokesperson Attorney Chris Bendijo, sunod-sunod na ang sinasagot trapping sa mga daga ng pest control personnel sa nasabing pasilidad. Layo nito na mahuli ang lahat ng mga peste sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ikinatuwa naman ng MIAA o ng Manila International Airport Authority ang aksyon na ito ng naturang opisyal at pamahalaan ng naturang ahensya na ang kanilang service
service provider na pest control services. Kung maalala, sinabi ni Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines na kanilang sisilipin ng kontrata ng service provider. Layo nitong matukoy kung ganap nilang nagagampanan ang kanilang tungkulin para panatilihing malinis ang mga pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport. Ikidismaya din ito ang mga ulat hinggil sa mga ipis, surot at daga na namataan din sa mga paliparan. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, isang suspended official ng Commission on Higher Education ang naghain sa Office of the Ombudsman ng graft and corruption at grave abuse of authority charges laban kay Commission on Higher Education Chairman Prospero De Vera. Sa 5 pahinang complaint affidavit ni Chad Commissioner Aldrin Darilag, inakusahan nito si De Vera ng pagpabor sa isang supplier. Sinabi rin ni Darilag na mismong siya ay inatasan ni De Vera na suportahan itong Aspen kahit hindi naman ito qualified bilang isang supplier. Inakusahan din ni Darilag ng grave abuse of authority, harassment at oppression ang hepe ng Commission on Higher Education makaraang hindi siya nito bigyan ng due process nang mapatawan siya ng 90 araw na preventive suspension ng Office of the President. Nihindian niya siya binigyan ng Commission on Higher Education Chairman ng kopya ng complainant at hindi siya binigyan ng pagkakataon na makapaghain ng counter affidavit. Nagutos din aniya si De Vera na huwag siyang papasukin sa mga premises ng CHED para sana makuha niya itong kanyang laptop at mga personal nitong kagamitan. Maging ang kanyang mga staff aniya ay pinagdududahan din at pinadadaan sa matinding inspeksyon sa tuwing pumapasok sa naturang tanggapan. Inakusahan din niya si Anya ni De Vera na nagsumbong kay Summer Representative Raul Dasa na mga maling gawain ito sa ginanap na budget hearing sa Kongreso. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nananatiling bukas ang pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa anumang gagawing investigasyon hinggil yan sa aligasyon na umano'y may isang individual na 20 beses nang nanalo sa loto. Ayon sa gaming agency, dumaan sa tamang proseso ang lahat ng ginagawa nitong pagbola. Muli rin nitong iginiit na walang nangyaring pagmamanipula sa mga nagiging resulta nito. Ginawa ni Philippine Charity Sweepstakes Office ang pahayag matapos na banggitin nga ni Senador Rafi Tulpo ang tungkol sa isang individual na makailang ulit na nanalo sa loto at hindi ani ito magkakasunod na pagkakataon ito nanalo. Ayon kay PCSO General Manager Milquides Robles, marahil ay mali lamang ang naging interpretasyon ng senador sa naturang issue. Sinabi pa ng naturang opisyal na ang naturang individual na tinutukoy ng mambabatas ay hindi nanalo ng jackpot prize kundi ito ay isang regular lottery games. Ito aniya, isang digit games na mas mababa ang nakukuhang premyo. Nilino pa ni Robles na walang ni isa ang nanalo ng mahigit isang bes sa mga lotto game kagaya na lamang ng 642, Mega Lotto 645, Super Lotto 649, Grand Lotto 655 at maging ang Ultra Lotto 658. Samantala, tinatayang aabot naman sa 12.6 million ng mga senior citizen at persons with disabilities ang inaasahan ng Commission on Elections na boboto sa darating 2025 midterm elections. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ang naturang bilang ay binubuo ng 12 million ng mga senior citizens at 600,000 persons with disabilities mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasabay nito, ay nilinaw din ni COMELEC Chair Garcia na hindi required ang mga senior citizens at ang mga PWDs na bumoto lamang sa mga emergency accessible polling places na nangangahulugang malaya ang mga ito na bumoto saan man nila naisin.
Samantala, kaugnay nito ay sinabi rin ng COMELEC na eksklusibong bubuksan ang mga voting precincts para yan sa mga senior citizen at mga persons with disabilities mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Ngunit gayunpaman ay nilinaw din ng naturang opisyal na maaari pa rin makaboto ang mga botante kabilang sa vulnerable sector kahit nalagpas na sa naturang itinakdang oras ng komisyon. Samantala, muling siniguro ng pamunuan ng National Economic and Development Authority na patuloy na tututukan ng pamahalaan ang iba't ibang usapin na may kinalaman sa labor sector dito sa bansa. Ginawa ni DEDA Secretary Arsenio Balisaca ng pahayag matapos itong lagdaan. Ito namang tinatawag na Implementing Rules and Regulation ng Trabaho para sa Bayan Act. Sinabi ni Balisaca na ang naturang IIR ay pakikinabangan naman ng mga babaeng manggagawa kabilang na rito ang mga individual na nasa vulnerable at creative sector. Nakasaad sa Trabaho para sa Bayan Act ang mandato na gumawa ng isang master plan. Ang naturang plano ay siya namang magsisilbing panuntunan upang makapaglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho dito sa ating bansa. Layon rin ito na tuluyang maingat ang kakayahan ng mga mamamayang Pilipino. Inaasahan rin ng ahensya na matatapos na sa lalong madaling panahon ang pagbabalangkas nga sa Trabaho para sa Bayan Plan. Isinusurong naman ng isang party list lawmaker sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong mabigyan ng maternity cash benefits ang mga kababaihan na nasa informal sector. Inihain ni Bicol Saro party list Representative Brian Raymond Yumsuan ang House Bill number 10070 na mabigyan ng maternity cash benefits ang mga nagtatrabaho ng mga nanay na nasa informal economy ng halagang 22 beses sa kanilang minimum wage rate sa rehiyon kung saan sila nakatira. Sinabi ng mababatas ang nasabing House Bill ay layong mabigyan ng benepisyo ang mga nagatrabahong nanay na hindi miyembro ng Social Security System. Kabilang naman sa mga magiging beneficiaryo sa nasabing panukalang batas ay mga freelancers, self-employed, home-based workers, mga nagatrabaho sa ilalim ng no work, no pay arrangement at iba pang mga kinikilalang mga unregulated employment activities. Sinabi pa ni Yamsuan, ang mga kabaihan raw na nagatrabaho at nasa informal sector ay walang nakukuhang anumang social benefits, particular na ang maternity benefits. Sa ngayon kasi ay ang mga kabaihan ay miyembro lamang ng SSS o Social Security System ang mayroong maternity leave. Kaya naman naniniwala ang mamabatas na panahon na rin para tignan din ang kapakanan ng mga kababaihan na sa sector ng informal sector. Hinihain naman ni Yamsuan ang panukalang batas noong nakaraang linggo kasabay po yan ng paggunita ng International Women's Day noong Marso 8. Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga manggagawang babae na hindi voluntaryo o regular na miyembro ng Social Security System ay makakatanggap sa pamagitan niya ng Department of Social Welfare and Development ng isang BES na direktang maternity cash benefit sa bawat paghahatid na katumbas ng umiiral na minimum wage rate na doon po sa kanilang rehiyon na pinaninirahan na pinarami pa ng 22 araw. O yan po ay katumbas ng 22 times ng kanilang minimum wage rate sa kanilang mga rehiyong tinitirhan. Sa sandaling maging batas nga ang panukala, ang isang informal sector worker na nakitira sa Metro Manila kung saan ang umiiral na minimum wage rate ay 610 pesos, makakatanggap ang isang beneficiaryo ng nasa 13,420 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development pagkatapos niyang manganak. Ang naturang kagawaran naman ay itasan sa ilalim ng panukala na tukuyin ang mga kinakailangan at maging kwalipikado ng mga beneficiaryo ng maternity cash grant. Ang mga pondo para ipatupad ang panukala ay kukunin mula sa mga kita mula sa mga excise tax sa mga matatamis na inumin, alcohol, mga produktong tabako at maaaring dagdagan naman yan sa ilalim ng General Appropriations Act. That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Maring pinabulaanan ng House leaders ang aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang tinutumbok ngayon ang charter change ay ang term extension.
ayon kay House Committee on Muslim Affairs Chairman Atlano del Sul Representative Muhammad Khalid Dimapuro at Assistant Majority Leader Francisco Paulo Ortiz. Nang La Union, First District na walang katotohanan ang naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil malinaw na nakafocus ang Kamara sa pag-amyenda sa Restrictive Economic Provision ng 1987 Constitution. Tinukoy din ni Dimapuro ang dalawang kambal na resolusyon na kasalukuyang tinatalakay ng Kamara at Senado, itong House Bill, itong Resolution of Both Houses No. 6 at Resolution of Both Houses No. 7 na target amyendahan ng Economic Constitutional Provision na sa Public Utilities, Education at Advertising. Dagdag pa ni Dimapuro na posibleng hindi nasabihan ng dating Pangulo hinggil sa nagpapatuloy na talakayan sa panukalang amyendahan nga ang naturang economic provision ng saligang batas. Inihag naman ni Representative Ortega na walang pinag-uusapan tungkol nga sa politika lalo na dito sa tinatawag na term extension. Sa isinagawang prayer rally sa Manila, inihayag ni Duterte na nais umano ni Pangulong Marcos na ma-extend nga ang kanyang termino. Nagpahayag ng pangaba naman si Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr. hinggil sa political repercussion ng pahayag ng dating Pangulo na posibleng magkaroon nga ng matinding epekto sa ekonomiya ng ating bansa. Samantala, kognito, nagbabala naman itong mamabatas na dahil sa pinaghihinalaang kawalang tatag sa politika, ang mga pamumuhunang ito ay maaring nasa panganib na ngayon na umahantong sa isang potensyal na pag-uspinde ng mga foreign direct investment dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Lanao del Sur Representative Muhammad Khalid Dimapuro. President Duterte, especially for what he's done for the Mindanao region. Having said that, I will not forget a speech na sinabi niya when he was congressman, ayaw niya yung trabaho dito, so hindi siya pumasok sa Kongreso. Something like that, no? Whether it's a joke or if it was real, it kind of hints na maybe he doesn't under or he hasn't been clarified on what's happening here in Congress. And that is, we have our legislative process. No, and when it comes to regular bills, that can happen in the BICAM. But if you listen to the debates in the plenary, when it comes to... Yan ang pahayag ni Representative Muhammad Khalid Dimapuro. Samantala, hindi dapat gamitin ang pangalan ng Diyos sa pagsusulong ng usaping politika. Ito naman ang reaksyon ni Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco kasunod ng ikinasang prayer rally sa Maynila kahapon bilang suporta yan sa Sunshine Media Network International. Sinabi ni Haresco na mas mabuting hintayin na lamang ang election period para sa pag-asagawa ng mga rally at karaniwan anyang bumabagsak ang popularidad ng isang Pangulo pagtungtungyan ng ikatlong taon sa pwesto. Ngunit sa ngayon ay masyado pang maaga. Ganito rin ang pananaw nila Union ng Representative Paulo Ortega na ata ikikinit naman na dapat pagtuunan muna ng pansin ang mga problema ng bansa sa halip na dumagdag pa ang tensyon sa politika. Tingin naman ni Lanao del Norte Representative Muhammad Khalid Dimapuro ang presensya ni Vice President Sara Duterte sa prayer rally ay para pakiusapan ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maghinay-hinay sa pagbanat para sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Bilang miyembro naman ng gabinete ay umaasa si Dimapuro na makikipagdialogo si Vice President Duterte kay dating Pangulong Duterte bagamat kumbinsido ito na mayorya pa rin ng mga Pilipino ang susuporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, ipinagmalaki ni Budget Secretary Amena Pangandaman ng mga programa ng bansa para sa gender equality at women empowerment sa naganap na 68th Commission on the Status of Women's First Ministerial Roundtable sa United Nations Headquarters sa New York City. Ibinira nito na noong taong 2022 ay umabot sa 24% ng national budget ang nakalaan sa iba't ibang programang may kinalaman sa gender equality, kabilang na ang paglatag ng mga gender responsive elements sa iba pang flagship program ng pamahalaan.
Kasama na rito ang Small Enterprise Technology Upgrading Program o itong setup na nakapagbibigay raw ng trabahong mahigit 3,000 na sa mahigit 3,000 mga kababaihan. Dagdag pa ni Pangandaman, nagkakaloob din ang bansa ng mga scholarship para makapagpatapos nga ng mga kababaihan lalo na sa industriya ng science, technology, engineering at mathematics. Layon din daw nitong matugunan ang gender poverty sa bansa. Ang Commission on the Status of Women ang pinakamalaking annual event kung saan pinag-uusapan ng gender equality at women empowerment na dinadaluhan ng mga opisyal ng gobyerno, civil organization, eksperto at mga aktivista. Wala pa rin patid ang Department of Transportation Special Action Intelligence Committee for Transportation sa kanilang mga ginagawang paghahanda ngayong nalalapit na ang paggunitahan ng Holy Week 2024. Katuwang nito ang Department of Information and Communications Technology Cybercrime Investigation and Coordination Center maging ang Scam Watch Pilipinas upang masiguro naman na magiging maayos ang paggunita ng Semana Santa sa ating bansa. Dahil dito ay pormal ng inilunsad ng Department of Transportation Special Action Intelligence Committee for Transportation ang online bantay lakbay 2024. Sa ilalim nito, magtatatag naman ang hotline ng 1326 na may mandatong tumugon sa pangailangan ng mga pasahero at commuter kontra sa anumang uri ng online scam. Kabilang na rito ang mga sumusunod. Unang-una po riyan ang Peking Accommodation, Peking Wi-Fi, mga too good to be true na deal, mga free vacation trap, Peking travel agents, at the overpriced tours, charity cons, Peking pera, hidden CCTVs, mga hikolorong na hasakyan, pagbenta ng nawawalang luggage sa Facebook, Peking SIM card, fixer, at umano'y mga murang airline tickets sa social media. Sinabi naman ng Special Action Intelligence Committee for Transportation ng Department of Transportation na magibigay ito ng safe and comfortable na biyahe para yan sa mga pasahero ngayong Holy Week. Tinututukan rin ng ahensyang operasyon ng EDSA Busway maging ang mga terminal ng bus. Bukod dito ay kanila rin hahabulin ang mga kolorum na sasakyan at hihigpitan ang pagkapatupad ng batas trapiko sa National Capital Region at mga katabing lugar. Samantala, formal nang nilagdaan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang isang Memorandum of Agreement sa isang International Cybersecurity and Information Technology Training Organization. Layo ng naturang kasunduan na ito ay magsagawa ng mga pagsasanay na may kinalaman yan sa cybersecurity dito sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni TESDA Director General Secretary Suharto Mangundadatu na ito ay naasang makapagbibigay ng sapat na cybersecurity skills. Ito ay sa tulong na rin ng DEFCON Incorporated na siyang bahagi ng National Technical Education and Skills Development Plan 2023-2028. Aniya, malaki rin ang maitutulong nito para magkaroon ng secure at reliable cyberspace para sa bawat Pilipino. Kung maalala, ilang mga kaso na rin ng iba't ibang banta online ang kabilang na itong cyberterrorism ang naitala dito sa ating bansa. Kabilang sa mga iahatid ng kasunduan ay skills training, assessment at certification sa mga papasa at kwalipikadong benepisyaryo ng naturang programa. Maaari namang lumahok ang 18 taong gulang, pataas o high school graduate, partikular na ang mga individual na walang trabaho. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, may pinapayuhan ng Department of Health ang mga residente sa paligid ng Taal Volcano na magsuot pa rin ng makapal o medical grade na face mask. Kasunod nito ng naitalang volcanic smog sa lugar matapos magbuga ng sulfur dioxide ang naturang vulkan. Ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may kabuang 6,837 na tonelada ng volcanic sulfur dioxide ang naitala mula Lunes at posibleng maulit pa ito sa mga darating na araw. Nasa 1,200 metrikong taas at katamtamang pagsingaw ng plume ang naturang vulkan din ang naobserbahan. Ang mga bayan naman ng Batangas na apektado ng VAG ay ang Agoncillo, Laurel, Babalete, Santa Teresita, Calaca, Mabini, Mataas na Kahoy, Lemery, San Nicolas at Talisay. Pahay naman ng health expert na mainam na lumayo muna sa lugar ng apektado ng naturang VAG ang mga respiratory problems o atong may mga individual na mayroong respiratory problems at iba pang health conditions. Ang health news ay tinsay inyo ng Jennifer.
Samantala, sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, binalaan ng ilang ahensya ng gobyerno ang publiko habang nalalapit itong Holy Week laban naman sa scams na tinatarget ang mga turista at mga biyahero. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Council o Center Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, ang ilang mga ahensya ng gobyerno sa cybercrime law enforcement, transportation at maging ang sektor ng turismo ay nagtutulungan na para mapataas nga itong presensya ng kanilang kawani para protektahan ang mga turista at biyahero sa kasagsagan ng Semana Santa. Subalit sinabi ni Ramos na mahalagang matukoy ng publiko ang mga gawain na scam at iba pang criminal o criminal activities para maproteksyonan itong kanilang sarili at hindi mabiktima. Sa isinagawang information campaign ng ahensya, natukoy ang 14 na magkakaibang scam na kailangang iwasan ng publiko. Kabilang dito ang mga fake accommodation kagaya ng inaalok na mga villas, apartments o umano'y lehitimong hotel rooms na ina-advertise na hindi kapanikapaniwalang murang presyo, subalit hindi naman talaga ito ang nag-i-exist. Kaugnay nito ay pinapayuhan ang mga biyahero at turista na mag-book ng accommodation sa mga mapagkakatiwalaan lamang ng mga ahensya o website at iberipika muna ang mga reviews at direktang makipag-usap sa may-ari ng nasabing mga accommodations o sa personnel ng naturang mga hotel. Nagbabala din ang ahensya sa publiko laban sa malicious public wifis na nagnanakaw ng personal information too good to be true. Deals, gayon din ang free vacation scam, fake travels agent, overpriced tours, charity cons, lost luggage at iba pang mga ibinibenta naman sa online, maging itong pekeng SIM card at murang airline tickets na ibinibenta online. Samantala, ipinapakalat naman ang naturang information campaign sa mga bus o bus station, seaport, trains, airport at iba pang transportation at tourism hub dito sa ating bansa. Maaari namang isumbong ng publiko ang travel scam sa iba pang mga ahensya at mga kinauukulan. Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Dumako tayo dyan sa may bahagi ng Bicol Region sapagkat ito ha, posibleng sadyang pagpapabangga umano ng isang guro dyan sa may lalawigan ng Camarines Sur. Tinitingnan ng angulo ng mga otoridad, biktima, matagal na umanong may dinadalang problema. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Naga. Hindi inaalis ng mga otoridad ang posibilidad na sinadya ng isang guro na magpabangga sa truck sa Palsonga, Bulacan, Camarines Sur. Ito'y matapos na bigla na lamang tumakbo ang biktima na si Gina Bulivala Niebres, 52 anyos, residente ng nasabing lugar sa gitna ng kalsada sa kabila na napansin naman ito na mayroong paparating na sasakyan na. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Police Executive Master Sergeant Ray Malapado, Deputy Chief of Police at Municipal Executive Senior Police Officer ng Bula Municipal Police Station na sinabi nito na isa pa sa mga tinitingnan nilang dahilan sa pangyayari ay ang dinadalang problema ng guro. Ayon kasi umano sa principal ng paaralan na mahigit isang taon nang may dinadalang problema si Niebres. Samantala, agad namang sumuko sa mga kapulisan ang driver ng truck na si alias Romeo, 38 anyos, residente ng Zone 4B Pinet Ocampo, Camarines Sur matapos ang nasabing insidente. Agad rin naman umano nilang i-release ang driver matapos ang preliminary period of detention dahil nagkaroon na ng usapan sa pagitan nito at ng pamilya ng biktima na magkaroon na lamang ng amicable settlement. Binigyan din naman ng opisyal na kung titingnan at pagbabasehan ang video na kuha ng CCTV camera sa lugar. Makikita dito na wala namang kasalanan o hindi naman nag-overtake ang nasabing sasakyan at ang action ng teacher ang naging dahil ng insidente. Nasa kamay naman anya ng Department of Education na ang magiging hakbang nila para sa estudyante na nakasaksi sa pangyayari. Ito'y upang ma-refresh ang utak nito at hindi nito dalhin ang trauma dahil sa insidente. Sa ngayon, ito muna ang unang beses na mayroong nangyaring ganitong klase ng insidente sa kanilang bayan at magpapatuloy naman ang kanilang mga isasagawang hakbang upang hindi na muling maulit ang pangyayari. Kaugnay niya na pakinggan natin ang bahagi ng pahayag
ni Police Executive Master Sergeant Rhea Malapado. Nakunan naman po ng CCTV doon sa pangyayari. Kaya ang natin ang ating investigador no magtanong-tanong doon sa mga principal ng Bula South Central School na medyo may pinagdadaanan daw po itong gurong ito. Accordingly po, sabi ng principal, mga more than a year naman po na kakaroon ng counting problema itong gurong ito. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Miles del Castillo, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Samantala, ang gobyerno naman ng Poland, bigong makabuo ng kasunduan sa libo-libong nagpo-protestang mga mag-asaka laban sa Ukrainian agricultural imports. Habang ang protesta naman lalong naging marahas at ang mga mag-asaka, nagbabala naman ng mas malalang mga hakbang sa susunod pang mga araw. May pag-ulat dyan ang Bobo Radio, Iloilo. Bigong makabuo ng kasunduan si Polish Prime Minister Donald Tusk sa libo-libo mga magsasaka na nagpo-protesta laban sa mga produktong pang-agrikultura mula sa Ukraine na inaangkat papasok sa Poland. Ito'y kasunod ng sinagawang meeting sa pagitan ng Polish Prime Minister at mga magsasaka sa kapital na Warsaw. Ayon kay Bombo Neva Intrepido Kessler, international correspondent sa Poland, bagamat may naipresenta ang pamahalaan ng mga proposals upang maresolba ang mga problema ang kinakaharap ng Polish food producers, walang nabuong kompromiso sa nasabing pagpupulong. Bago ang pag-uusap, inanunso ng mga magsasaka na kapag hindi pumayag ang pamahalaan sa kanilang mga kahilingan, mas palalawakin pa nila ang sakop ng kanilang protesta sa border ng Ukraine. Napag-alaman na naging marahas ang naging protesta sa ilang mga lugar sa Warsaw kung saan nagkasagupa pa mga riot police at protesters. Dahil sa nagpapatuloy na protesta, apektado naman ang pag-aaral ng mga estudyante at maging ang trabaho dahil halos mapuno na ng mga protesters ang buong Warsaw. Kasalukuyan tayo nandito sa protesta na sinasagawa ng mga magsasaka dito sa Warsaw, Poland. Ang protesta na ito ay isinagawa ng mga magsasaka para pressure ang Polish government na pakinggan ang kanilang mga hinaing. Ito ng mga magsasaka na totally ban ng gobyerno ng Poland ang pagpasok ng mga produkto na galing sa Ukraine. Si Bombo Neva Intrepido Kessler. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa ating balitang pampalakasan, itong pamilya ni Nesty Petesio abay naniniwalang makakakamit ng gintong medalya. Alamin natin ang buong detalye sa pag-ulat ng Bombo Radio Davao. Determinado ang pamilya Petesio sa Santa Cruz, Davao del Sur na makakuha ng gintong medalya si Nesty Petesio sa darating na Paris Olympics 2024. Ito'y matapos manalo ang Tokyo Olympics silver medalist sa laban nito sa pagbukas ng 2024 First World Qualification Tournament sa Busto Arsistio, Italy noong March 11, 2024. Sa pagigipagpanayam ng Bombo Radio Davao sa ama ni Nesty na si Teodoro Petesio, inihayag dito na nakikita na niya ang lakas at kiksi ng kanyang anak para sa pagsabot nito sa darating na Paris Olympics 2024. Inilarawan ni Mang Teodoro na nakikita niya ang kakaibang kondisyon at tikas ng kanyang anak kaya hindi posible na muli itong makapag-uwi ng gintong medalya para sa bayan. Matatandaan na tinalo ni Petesio si Maud van der Toorn ng Netherlands sa quarterfinals ng women's 57kg quarterfinals. Ating pakinggan ang ama ni Nesty Petesio na si Teodoro Petesio. Gintong medalya po. Yun ang inaasahan po at sa pamilya namin. Kung ang kondisyon ng Misty, laban niya ngayon, first qualifying, world qualifying para sa Olympic, yun din ang maging kondisyon niya sa Olympic. Malaki ang inaasahan po. Parang kamit nga talaga niya ang gintong medalya po. Anak, yun palagi kong sinasabi sa iyo. Kaya kasalaban at galingan mo palagi para sa bayan natin.
Matatandaan na nagwagi din sa kanyang laban sa World Qualifications Tournament sa Busto Arzistio, Italy, ang isa pang Pinoy boxer na si Ira Villegas matapos ang unanimous decision victory laban kay Zatislava Jukanova sa bansang Bulgaria sa women's 50 kg. At yan ang ulat mula sa pila ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Bariel Escabate. Para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Balitang pampalakasan pa rin, ito namang Pinoy Jiu-Jitsu fighter na si Carlo Yanni Cruz sabay nag-uwi ng mga medalya sa dalawang international competitions na kanyang nilahukan sa bansang Japan. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Baguio. Nag-uwi ng mga medalya ang Pinoy Jiu-Jitsu fighter na si Carlo Yanni Cruz sa mga international competitions na kanyang nilahukan sa Japan. Nakuha nito ang gintong medalya sa Purple Belt Masters 1 Absolute at Bronze sa Purple Adults Medium Heavy sa Asia Jiu-Jitsu Cup 2024. Samantalang gintong medalya rin ito sa Purple Masters Absolute at Silver Medal sa Purple Masters 1 Medium Heavy sa 2024 Marianas Pro Japan G. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinoy Jiu-Jitsu fighter, sinabi nito na malaking tulong sa kanyang tagumpay ang pagiging consistent, pagkakaroon ng good team, coaches at mga training partners. Mahabang panahon rin umano ang ginugol nito sa kanyang training kung saan maliban sa pagpapalakas ng katawan, inasikaso rin nito ang proper nutrition at pag-maintain ng tamang timbang. Unang-unang proud ako na i-represent yung bansa natin kasi hindi naman lahat ng jiu-jitsu athlete nagkakaroon ng opportunity to represent yung bansa natin at yung mga kanilang team. Proud ako i-represent yung Project Lifestyle Manila kasi sila yung sumusuporta sa akin. Happy rin ako na nakapag-uwi ako ng karangalan para sa bansa at para sa team. Salamat din sa mga taong tuloy-tuloy na sumusuporta. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Pinoy Jiu-Jitsu Gold Medalist na si Coach Carlo Yanni Cruz. Matatandaan na nakapag-uwi rin ng gintong medalya si Coach Carlo sa Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro Tour na ginanap sa Tokyo, Japan noong buwan ng Enero ng kasalukuyang taon. Sunod naman na paghahandaan nito ang Asian Championship at ang International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Iyan ang report mula Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ Nash para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update! Sa mga nag-aabang pa rin sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ng 55 pesos 0.39 centavos, ang Hong Kong dollar ay katumbas naman ng 7 pesos 0.08 centavos, ang Singaporean dollar ay katumbas ng 41 pesos 0.58 centavos, ang Saudi Arabian Rial ay katumbas ng 14 pesos 0.77 centavos, habang ang euro ay katumbas naman ng 60 pesos 0.54 centavos. Ang datos sa ito ay batay pa rin sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po ang ating Orasyo Imperata, abay nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center. Maririnig po ninyong matunghayan ng ating 31 full digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. At para sa ating mga kababayang mga Bisaya, siyempre nariyan ang Bombo Radyo Davao, maging ang Bombo Radyo Cagayan de Oro, ang Bombo Radyo Butuan, ang Bombo Radyo General Santos. At para naman sa ating mga manood at mga masugid na tagapakinig, nariyan naman na mga Ilonggo, siyempre nariyan ang Bombo Radyo Coronadal. Mga kabomba at consternation, narito pong Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us,
typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo!